قول Tol, ikaw pala. Gusto sana kitang kausapin eh. Pero pinalis lang ako ni Mr. Alejandro. Tol, pasensya ka na. May importante kasi sinabi sa akin ng tatay ko. Kaya ang gusto niya sana, kami-kami lang pamilya ang nandun. Tingnan mo nga naman ang kapalaran eh, no? Dati pinag-uusapan lang natin ang mga tatay natin. Ito ngayon. Ang tatay mo pala ang pinakamayamang tao dito sa bansa. Hindi ko rin nakalain, Tol. Hindi ko rin lubos na naisip na si Sir Samuel Alejandro pala ang tatay ko. Siguro naman, masayang-masaya ka na, di ba? Oo naman, Tol. Pero alam mo, ang meaning ko sa'yo, noong dati pinagkukwentuhan natin mga tatay natin, ingit na ingit ako sa'yo. Dahil ikaw kahit papano, kahit patay na yung tatay mo, nakilala mo siya. At alam kong pinagmamalaki ka niya. Kaya nga sana, Tol, sana dumating din ang panahon, ipagmalaki rin ako ng tatay ko. Hindi ko nga akalain na ibibigay sa akin kapalaran na to eh. Ingat-ingat din, Tol. Sabi nga nila, pag dumating sa'yo ang swerte, ang kasunod ang malas. Huwag ka mag-alala. Hindi mo ako naniniwala doon eh. Ito naman. Masyadong masineseryoso, Tol. Biro ko lang sa iyo. Sige na. Mauna na ako. Kael! Ano ginagawa mo rito? Kinausap ko lang si Juan. Ano? Wala. Wala pa akong ginawa. Wala pa. Pinamukaan niya sa akin, lalo na ngayong gabi, na hindi na ako kasama sa pamilyang to. Na wala na akong kwenta sa mata ni Ama! Hindi ka, Ella. Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Mahal kita, anak. Hindi ako katulad ng iyong ama. Gusto ko na siyang patayin. Gusto ko na patayin si Juan, ma. Hindi, anak. Hindi pa itong tamang panahon. Kailan, mas? Anak, akala mo ba hindi rin niya na gusto kong mayari? Gusto ko nang patayin si Juan. Gusto ko nang patayin si Juan. Gusto ko bawiin lahat na kinuha niya sa akin. Kung inaakala mo hindi niya na gusto kong mayari. Anak, kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, mas nahihirapan ako nakikitang inaagaw ng Juan na yan ang dapat ng kapalaran. Kailangan natin gawin ngayon, anak. Get a grip on yourself. Kailangan natin mag-ingat. Kailangan pinuha natin itong maigi. Nang hindi malaman ng iyong ama, nang hindi tayo mapahamak. Trust me. Sinisigurado ko sa iyo. Magtatagumpay yung mga plano ko. Kung ano man yung pinaplano mo, hindi ba pwedeng gawin na natin ngayon na? Kailangan natin maghintay ng tamang pagkakataon. Pagkakataon? Bakit? Anak, hindi natin kayang labanan ng iyong ama na tayong dalawa lang. Kailangan natin ng suporta ng mga kalahi natin. Kailangan natin makuha ang kanilang simpatya. Mahirap ang iniisip mo, ma. Masyadong komplikado. Mas madali kung papatayin ko na lang si Juan. Papatayin ka ng iyong ama pag nalaman niyang pinagtangkaan mong patayin si Juan. Pero na lang kung palalabasin nating aksidente ang pagkamatay ng paborito niyang anak. Anak, kung ano man ang pinaplano mo ngayon, huwag mong gagawin. Naiintindihan mo ba ako? Kael.